Alam mo naman yung rason kung bakit ako nagstay dito, hindi ba? Dahil gusto ko talaga malaman kung ano yung mga sekreto sa akin ni Carlos. Pero bakit ang sabi, pleasant kayo sa isa't isa at maayos kayo nag-uusap? So, anong gusto mong palabasin? Na magkakampi kami ni Moira? You tell me. Kakampi ka ba namin? O lihim na kaaway? Gagawin ko kahit ano. Makalabas lang ako dito agad. Pumasok ka sa office ni Warden. Kunin mo lahat ng cellphone na kinumpis ka niya. Kapag nagkahiri, gusto ko, hindiin mo si Moira. Di ba magkakampi kayo? Yun ang gusto kong isipin niya. Para hindi niya ako ilaglag. Kailangan makulong siya. Wala akong tiwala sa mga katulad mo. Kapag may nawala sa mga gamit ko dito, malilintikan ka sa akin. Sige po, ma'am. Napag-isipan mo na ba kung lilipat ka sa Apex? Hindi ko pa po kasi alam kung kailan po ako lilipat ng Apex eh. Hindi kita dapat pigilan kung anong gusto mo. And besides, sa inyo ang Apex. Oo nga. Tsaka, mas magkakasama tayo. Pati si Zoe at si Justin. Ma'am Giselle, hindi rin po komportable si Carlos na malaya si Dax. Pero, naiintindihan naman po ni kung bakit nangyari yung mga yun. Lynette, I'm really sorry. Pero katulad dun sinabi ko sa'yo dati, si Dax lang kasi ang makakatulong sa atin na maipakulong si Moira. Naiintindihan ko naman po, ma'am, kahit na ayoko. Pero ma'am, gusto ko pong makausap si Dax. What for? Gusto ko pong malaman kung sino po yung tumutulong sa kanya. Eh pero, hindi ba nagpunta na kami ng law firm? Hindi naman siya umamin eh. Ma'am Giselle, sinaktan niya kaming dalawa ni Harry. Kaya sa tingin ko, sasabihin niya sa akin lahat ng gusto kong malaman. Para kahit man lang sa ganung paraan eh, makabawi siya dun sa mga kasalanan niya sa akin. Pero Lynette, are you sure you want to talk to Dax? Opo, ma'am. Eh pero hindi ba meron ka pang trauma sa kanya? Eh ma'am, gusto ko po talagang subukan. Eh pero, what if matrigger ulit yung trauma mo? As of now, you're already doing so well, Lynette. Are you willing to risk your peace of mind and probably your life? Kailangan ko pong subukan. Gusto ko po talaga siya makausap. Please, tulungan niyo po ako, Ma'am Giselle. Ito lang! Yung daming kinumpis ka nun eh, lima! Ilang ang kasya sa bulsa ko? Muntik pa nga akong mahuli, nag-abot pa kami ni Warden. Dahil mong sinasabi. Oh, ako nga. Pero, gusto kita. Kasi, hindi mo ako kinamta kay Warden. Ayos yan. Ayos. Gusto ko yan. Paano niyo nalaman? Marami akong mga mata. Ako ba? Saka ito, itong mga cellphone na to, mga pag-aari ito ng mga nakabilanggo dito. Eh, tatanga-tanga eh. Kaya nakumpis ka. Oh, patutubos ko sa kanila ngayon to. Patutubos? Eh, kala ko sabi niyo hindi niyo kailangan ng pera. Alam mo, hindi lang basta pera yun. Ha? Gusto ko magkaroon sila sa akin ng utang na loob para makontrol ko sila, mahawakan ko sila. Ganun! Ay, Ninang, sandali. Eh, nagawa ko na yung utos niyo eh. Paano naman ako? Eh, ano bang ipagagawa mo, inaanak? Gusto kong patayin mo ang star witness sa kaso ko. Hello po, Ma'am Giselle. Hello, Sir Mark. Kailangan po namin makausap si Omar Dacanay. Can you please schedule a meeting with him tomorrow? Ma'am, namin. Pwede ko po ba malaman kung sino po yung kasama ninyo? Si Dr. Tanyag po ba? Hindi po. Ako lang pala. Meron kasi ako mga bagay na gusto kong linawin sa kanya. Ma'am, meron po tayong protocol na kailangan sundin. Kakausapin ko po muna si Dacanay at babalikan ko po kayo kapag papayag po siya.
Sige po, sir. Maraming salamat po. Sige po. Lilith, bakit mo sinabing ako lang? Akala ko ba gusto mo siyang makausap? Eh, ma'am, kasi kilala po ako ni Dax. Eh, sigurado ako kapag malaman niya na magkasama tayong dalawa, hindi yung magpapakita sa inyo. Yes, boss. Sige, boss. Sabihin ko po. Nakanay, may gusto mong ipagkita sa'yo bukas. Giselle Tanyag daw. Oh, si madam. Oh, bakit daw? Di ko alam. Okay ba sa'yo? Oo naman. Basta si Giselle Tanyag lang, ah. Yun lang ba? Madali lang yan. Nasa witness welfare assistance yung traitor na yan. Make sure na talagang mabura na siya sa Pilipinas. Teka, kaya mo ba talaga? Baka naman sumabit ka pa. Oy. Hindi amateur ang kausap mo, ha? Ha? Sana yung tao ko sa mga ganyan? Ilang witness na ang pinapatay ko? Oh, sige, salamat, Ninang. Oy! Saga mo na. Ano? Eh, kala ko ba sabi niyo hindi niyo kailangan ng pera? Eh, kung ayaw mo tayo, wag na! Ay, hindi mo! Ito na ho. Dami mong arte. Ibigay ka rin pala eh. O, sige na! Ayos na! Hoy, magmano ka kay Ninang. Bilis! Yan! Sige na! Makapag na pala, Ninang, ah. Siyempre. Hello, Ma'am Giselle. Nakausap na po namin si Omar Dacanay at papayag na po siya makipag-uusap sa inyo. Oh, that's good. Thank you, Sir Mark. Iti-text ko po sa inyo kung saan po kayo magkikita bukas. Eh, kailangan po kasi sa ligtas na lugar po kayo magkita. Sige po. Salamat po. Lineth, tumawag na si Sir Mark. Umayag na daw na makipagkita si Doc sa atin. Talaga po? Ma'am, marami pong salamat. Kaso lang, hindi ako siguradong masasamahan kita bukas. There are a lot of issues I have to address sa Cebu. So I'm really not sure. Okay lang. Ah, alam ko na. Tawagan ko si Annalyn para siguradong may kasama ka. Ay, ma'am, huwag mo si Annalyn. Why not? Bata pa, doktor na. Nasa East Ridge pala siya ngayon. Annalyn! Opre, yun ang bahala dyan sa doktor natin, ha? Kasi po, ma'am, kriminal pa rin po si Dax. Baka mamaya ko anong gawin niya kay Annalyn, eh. Tsaka, ma'am, kung pwede po sana, huwag niyo na lang po ito sabihin kay Annalyn. Okay.